Hi, this is Elise Hawson, and this is the real, real me. Kami po ni Makoy, matagal na namin kilala yung isa't isa. 30 years ago, we were already introduced to each other. Kasi nagkatrabaho na careful is in my heart. Even before the be careful ba magkakilala? Or good lang. Okay. And then after be careful, parang nag-show kami sa Bataan, provincial show. And yun, it was very casual. Parang, hi, hello. But we know each other. And then after po noon, naging magkapatid nga kami sa handler. Same handler po kasi kami. So, nagkikita sa work, ganyan. Hi, hello pa rin. Until PBB po. Pero nung sa PBB, parang nauna kasi siyang pumasok kesa sa akin. So when I found out that he was gonna be a housemate, natuwa po ako kasi meron ako isang kilala, meron ako baga comfortable. Parang naisip ko, uy, meron ako magiging clothes, ganyan. So yun, nakakatuwa po. And then pagpasok sa PBB, akala ko magiging comfortable kami sa isa't isa. Kaso nga, yun, tinaksyon na kami ng mga housemate. So, nagkaroon ng time pa na parang wala na, ilangan na. Eh, siya pa naman yung parang kilala ko from the start. Parang, ano ba yan? Nagkakahiyaan pa kami tuloy. Kasi nga, may tukso kong nagagan. May time na kinausap kami ni Kuya. Kasi nga napapansin niya na distansya kami sa isa't isa, eh, magkakilala. So, after niya kami pinayuhan na oh, bakit ano, dapat mas close lang kayo kasi ganyan. Diba niya? Walls nyo, just enjoy the ride. So after po nun, doon namin parang sabi namin sa isa't isa. Huwag na natin pansinin, tukso lang namin. So, parang doon na po kami na sa ulit, nagkakalingan. Lalim darating din sa iyo. Kasi po sa loob ng bahay, may time din na parang hindi ako nag-ayos ng buhok. Parang kailab lang na atali. Tawag naman niya ako, Yosha. So, hindi ko naalala. Ano? Ano ba ako eh? Yosha muna, tapos ngayon Aling Elise. Pero galing po yun kasi sa kay Kuya Nono, dito sa Pilipinas, sa PBB, nalaba po ako ng damit ko. Tsaka, yung damit ng Makoy, sinabay ko na po sa paglalabang. Tapos, eh, ang gamit po namin, parang lagyanan ng damit. Arinola, na hindi po gamit. Okay, may disclaimer, hindi po arinola. So, after ko maglaba dun sa sink, palabas na ako para magsampay, parang sabi ko po yan, ayan na si Ali, yun is so kasi nga mukhang ano yung lalagyanan. So yun, doon galing ang alam niya. Bangus pa rin po. kasi dati pag tinatawag mo siyang bangus, okay pa sa kanya. Ngayon parang lagi na niyang sasabihin, uy, hindi na mo, baby. So ang tawag ko sa kanya, Sen. Ah, Sir, yung S. Hey, Sir. Sen. Kasi tawag sa amin ni my mom and sis. So parang nag-stick na rin. Tsaka very humble kasi si Makoy. So parang way ko na rin yun ang pananukso sa kanya. Kasi na, Sen. I think one would be, hindi siya always pala kwento. I mean, hindi siya yung unang maglalabas ng feelings niya. Pero, nakita ko na pag tinanong mo naman siya, would talk to you, kukwento siya. And marirealize mo na ang kailangan pala niya ng feeling, hindi lang niya, hindi lang siya mag-a-ask. Parang binase niya ako sa moving my ambition. Kasi parang hindi daw niya, minsan hindi pa rin niya mabasa kung paano ako. So,
Okay, sige. Dot. When it comes to clashes, kasi po, for me, siguro nasanay na po ako. Kasi before po, I already had siguro the worst kind of bashing. So, after yung BBB, parang immune na po ako sa mga ganun. So, ngayon po siya yung binigyan ko ng advice kung paano i-handle, tsaka binigyan ko po ng parang boost, parang pep talk, ganun. Kung kailangan niya po. Kasi minsan, I would feel na he would be sad. Kaya yun. Tweets na, kasi dati, kung ano lang yung maisip ko, tinatweet ko, kahit anong ginagawa ko, kahit anong naisip ko. As in, every minute siguro may tweet ako. So, parang hindi ko napatandaan para sa ano. Huhugot lang ako. Hugot babe na pala ako. Wala lang. Ay! Yes! 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 Ayun! Gotta be straight up with you. I know you know what I'm gonna say, but you gotta face the truth. And you can't wait any other day, baby. You keep me keeping calling now. You got the sorts. Nakita niya. Gonna be a sweet mistake. Not be a